Parang Panginoon na umawit sa iyong harapan, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You are holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Truly, Lord God, nandito na po kami sa panahon ng revelation, O Lord God. Thank you, Jesus. We cry, holy, holy are you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Panginoon, bigyan mo nga po kami, Panginoon, Espiritu ng karunungan, Panginoon, Espiritu ng kapahayagan sa oras na ito, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu Santo ng Diyos, dalutin mo po kami ng banal na dugo, Panginoon, ang aming mga tainga, Panginoon, at aming isipan, Panginoon, Lord God, upang magkaroon kami ng interes sa iyong salita, Panginoon Diyos. Lord, binawaksin namin ang mga problema, Panginoon, ang mga istorbo, Panginoon, sa aming pakikinig na iyong salita, Panginoon. Hayaan mong ipakita namin, Panginoon, ang pinakamataas namin pagmamahal sa iyo sa pamagitan ng pakikinig, Panginoon, sa iyo at pagsunod sa iyo, Panginoon Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, ng tamang kaalaman, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen! Excited na po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen! Amen! So, ito pong mensahe nito ay ilang ano na pong binibigay ng Panginoon sa akin, subalit ang dami pong distraction. Tatlong linggo na, amen. So, tatlong linggo po akong ini-istorbo ng kaaway. Nandiyang awayin ako ng aking assistant, no? Magpadala ng kung ano-anong problema ang kaaway sa akin hanggang hindi siya natutuloy. Amen? So, ngayon po, sabi mo nga sa iyong katabi, no, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Huh? Na nandito ka ngayon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan. Amen. Tayo po bibilisan natin. Amen. Dahil marami po tayong itatakil sa oras na ito. Amen. At nandito po tayo sa aklat ng kapahayagan. Amen. Sa last, amen? Kung titignan po natin ang ating ang istorya ng buhay natin, ang drama ng buhay natin, amen? Ang drama daw po ng buhay natin, malapit na tayo sa climax ng istorya ng buhay natin, amen? Nandito na tayo sa pinakahuling araw. Sa Ingles, one of the last days of the last days. Amen? Pinakahuli, amen? So, ang isa po sa pag-aaralan natin ay medyo maselan. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, are you ready? Are you ready? For the next level? Lang paglilingkod mo sa Diyos? Amen? Seryoso ka ba, kapatid? Amen? Kailangan maging seryoso po tayo. Amen? Huwag po tayong tutulog-tulog. Ako, kamuntik na ako natulog ng 2 linggo. Dahil kung ano-anong nangyari sa buhay ko. Amen? Huwag po kayong papayag. Amen? So, sabit ko dito, amen, ang pamagat, asan na ba? Ba't ayaw manda? Hallelujah. Racing towards 666. Tanoy mo sa iyong katabi, nagmamadali na ba? Nagmamadali na ba ang mundong ito towards sa tatakmayan ng 666? Amen? So, glory to God, no? Amen. Yan po ang katanungan. Ano po ba yung 666 na yan? Sabi nila, no, sabi ng Panginoon, iwasan mo. So, kung hindi mo naman siya alam, ano po ba yung tatak na yan? Kung hindi mo siya alam, no, paano mo ba siya maiiwasan? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, it's a crime. It's a crime. Not to share. Not to share. Sabi mo, maging seryoso ba? Tatlong tao. It's a crime. Not to share. Amen. It's a crime. Not to share. Bakit kaya naging crime? Bakit naging crime na hindi mo i-share ang mensaheng ito? Bakit? Sabihin, ako, mga bata pa ang ating mga kasamahan. Di pa pwedeng turuan ng ganyan. No? Kapatid, krimen po na hindi mo i-share ito. Bakit? Dahil po sa salita niya, sabi niya sa kapahayagan, di ba, 14, verse 9. Sabay-sabay po tayo. Meron po ba kayong Biblia? Amen? Sa aking Biblia, page 312. Pahayag. Pahayag 14, verse 9. Sabay-sabay po tayo.
Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumanggap o tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo, ay ano? Verse 10, ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asukre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Naunawaan niyo po ba? Yung parusa na ibibigay ng Diyos. Kung sino daw po ang magpapalagay ng tatak, ang tatak, no, na tumanggap sa kanyang kamay o noo, no, parehas po ang ibibigay na parusa ng Panginoon. No, sa kung sino man po yun, no, sa, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Sabi mo nga, sino po ba dito ang gustong maging kapitbahay si Satanas? Wala. Amen. Sino po dito ang gustong magkaroon ng parusa na kagaya kay Satanas? Wala. Kaya po kapatid, pag hindi mo isinyer ang mensahe natin ngayon sa iyong kapatid, sabi mo sa iyong katabi, criminal ka. Criminal ka. Ah, bakit? Di ba kasi, pagka nagkaroon po ng tatak, no? Huwag naman po mangyari. Ang ating mga kasambahay, ano pong magiging kaparusahan ng Panginoon? Eternal death. Eternal death po. Kaya ang sabi ng Panginoon, no? So sad to say, krimen, isa pong kasalanan ang hindi mo i-share ang mensahe na ito. No? Marami sa atin, gustong-gusto natin ng mga mensahe na, yung mga nakikinig tayo sa mga mensahe na puro maganda. No? Puro masarap sa tingang pakinggan. No? Pero kapatid, minsan, pumunta tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kahit masakit, masakit po ang salita ng Diyos ngayon, pero ito po, no? Sabi nga po, kung hindi daw po tayo makarating, kung hindi tayo di ba, ano ba yung stage nga ng buhay mo? Tinanong ko sa inyo, di ba? Ano, kung isang istorya ang buhay mo, nasaan ka na? Nasa climax ka na ba? Nandun ka ba sa isang stage na kung saan inaantay mo na yung bida? Sino po bang bida sa buhay natin? Si Jesus, di ba? Nananabik po ba tayo araw-araw na mag-antay sa Kanya? O baka ibang pinananabikan natin, no? Baka ibang yung asawa natin, inaantay lang natin, no? Pero ang Diyos, hindi natin siya pinananabikan, no? Kung tayo po laging nananabik kay Lord, sigurado tayo ma-rapture tayo. Amen? Pag na-rapture tayo, no? Hindi natin kailangan ng mensahe na to. Pero kapatid, kung hindi tayo kasama sa rapture, pag-aralan mo ang mensahe na to dahil ang Antichrist po na naka-set na po ang stage, no? Nakahanda na po si Antichrist, inihahanda na, matagal nang inihahanda ang mundo, no? Para ang mundo po ay tumanggap ng 666. Ito po ang pinaka nakakatakot na lengguwahe, no? Most serious. Sabi mo sa katabi mo, ito yung pinaka most serious warning na matatanggap mo sa Biblia. Isa siya sa pinaka most serious. Ang sabi ng Panginoon, do not accept the mark, no? Huwag kang tatanggap dahil ang iyong parusa ay eternal death, no? Tanda mo yan kapatid, no? Huwag kang mag-isi-isi dahil po sa mark of the beast, no? Sabi po dito sa Revelation 14:9-10, no? Taking the mark is irreversible. Pag nakuha mo yung tatak na yan, kapatid, wala ka nang magagawa. Amen? Na, ano na yan, taking the mark is more than just an economic issue. Amen? Taking the mark is linked to worshiping the beast. Pag nakakuha ka po ng mark, no, nagpatatak ka, ibig sabihin, ang sinasamba mo ay ang beast. No, yung beast. So sa Revelation, yun ang binasa natin kanina, no? If anyone worships the beast and his image and receive his mark on the forehead or on the hand, no? The same. Parehas po na kaparusahan, no? The same na parusa ibibigay kay Satanas makukuha natin. Amen? So dito po, ang mark po, no? Hindi lang basta 666 yan. Kasama po dyan yung worship mo, i-worship mo yung beast. No? Kasama yan. Hindi yung basta lang na nagkatatak ka, tapos hindi mo naman siya i-worship. Amen? So, yan po, sa Tagalog po, sabay-sabay pala tayo. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandog, no? Na hahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan na apoy at sa supres harapan ng mga banal na anghel
at sa harapan ng kordero. Amen. So ano po sabi? Pag iinom din siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Sa English po, no? You will drink the same, no? The same na wrath of God, no? Yung kagalitan ng Diyos. Amen? So, sa Revelation po, no? Specifically, sinabi po dito, lahat po ng person na may mark, wala na talaga, lost na. Amen? The majority of people on earth will accept this mark. Majority po ng mga tao, tatanggapin nila yan. Civil authorities will try to compel people to be so marked. No, yung mga matataas pa na tao, mga politiko, no? Sila pa yung maghahanda ng sistema, ng gobyerno para mapuwersa ang lahat na magkaroon ng tatak. Amen? So ano po ba yung 666 na yan? Ano po ba yan? Kasi kung hindi mo alam, paano mo, kung di mo siya kayang i-identify kung ano yung mark na yan, paano mo siya maiiwasan? Amen? So ang talagang title natin is How to Avoid. Amen? Paano po natin maiiwasan? Paano natin, how not to accept? No? Paano natin huwag tayong tumanggap ng tatak ng beast? Amen? Sabi nga po dito, pag hindi ka, sabi po niyan, sa Revelation 13, no? Sa 13 naman po, punta po tayo doon. Amen. Pinahuhuntulo, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? So dito po, no, sa verse 17 naman, sa chapter 13, verse 17, at walang maaaring magbili o bumili, maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyaon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Amen? So sabi po dito, no, pag wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makaka-business, no? Kunwari, sa Amerika po, no, meron pong isang nagtrabaho, no, gumamit sila ng biometric scan. No, ibig sabihin, pag pumasok ka, may ganyan na kayo? Sign-in, swipe, mga ganun. Tumanggi po siya kasi malapit na daw, no? Hindi na siya pumasok. Amen? So sabi nga po dito, sa ang Panginoon po, no, sa kanyang wisdom, amen? Sabi po dito, in His infinite wisdom and foreknowledge, no, sa kaalaman ng Diyos, nag-provide po siya na paano po ba yung mangyayari sa future sa pamagitan po ng mga simbolo. Amen? So ang simbolo po, ang 666. Amen? Imaginin mo ang mundo na yan, ano? Kung ang mundo na nga daw po, in the future, no? Kung hindi ka pwedeng bumili, magiging magulo, di ba? Kung hindi ka pwedeng bumili, wala kang, bibili ka ng gas, no? Hindi ka makabili. Bibili ka ng sasakyan, hindi ka makabili, no? Wala kang tatak, no? Handa po ba tayo maging terrorist? Sabi mo nga sa iyong katabi, pwede ba tayo maging terrorist? Kasi sa panahon na yan, di ba? Siyempre mga Kristiyano, hindi tatanggap ng tatak, amen? Pag alam mo. So ikaw ang terorista ngayon kasi hahanapin ka ng gobyerno. Kahit nasaan ka man, no, there's nowhere to hide. Wala kang pwedeng pagtaguan. Kaya tawag sa'yo, terorista. Amen. So gusto nyo po ba maging terorista sa Panginoon? Amen. What is the mark of the beast? So pag-alala po natin, ano po ba yung marka na yan? Sino po ang Antichrist? Amen. So alam nyo naman po ang istorya. Amen. Noong unang-una pa nag-away po, no, ang Panginoon at si Lucifer. Amen. Si Lucifer, no, sabi niya, mas magaling ako, Lord, sa iyo. No? Mas magaling akong mamahala sa mundo, mas magaling akong umawit, no? Mas gusto ko akong purihin, sabi po ni Lucifer. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinaalis. Amen? So ano po ang issue? Anong issue ng pag-aaway nila? It's an issue of worship, di ba? Worship, kasi gusto ng isa, worship. Panginoon, di ba? Gusto ng Panginoon, tayo sumamba sa kanya. Ito naman si Satanas. Hindi, ako ang sasambahin, di ba? Sabi po ni Satanas. So hanggang ngayon, kapatid, it's an issue, the central issue po ng Revelation. Pag binasa mo ang buong ano ng Revelation, is all about worship. Nandito na tayo, papunta na tayo doon, no? Malapit na po tayo. Pag tinignan mo ang buong sistema na nangyayari po. Amen? So dito po, ang marami po nagsabi, tinatanong po nila, ano po ba yung 666 na yan? No? Makikita mo, is it a government identification number? Di ba sa Amerika?
nagsimula po yung nainuan-uan. Amen? So ano pong nangyari? Nagkagulo po. Amen? Kasi sa Amerika pala, no, bawat syudad, no, hindi sila pare-pares ng driver's license. Iba-iba sila ng requirements. So magmula, magbuhat po nangyari yun, no, nagkaroon, nag-issue po ng real ID. Isang ID lang. Sa buong ano na yon, ang federal government lang po ang pwedeng mag-issue ng ID na yon. So ito po ba, dito po ba makikita natin yan, yung identification na yan sa SSS o sa real ID na yan. Amen? O sa iris scan o yung swiping na yan, no? Ng ano? Amen? O barcodes po ba? Yan po ba sa barcodes po ba? O yung mga talagang literal na tatak? Ano po ba talaga yung 666 na yan? Nakasulat po ba talaga ang 666? Kung mababasa mo sa YouTube, no, meron pong RFID na forced implantation po sa Pilipinas. Microchips, no? Kung makikita mo, may interview mo yung mga Pinoy doon, no? Meron daw po nung unang panahon sa mga probinsya, no? Nagpupuntahan daw po yung mga tao. Talagang tinatatakan ng 666. Literal, no? Kaya hindi po natin alam kung ito po ay literal o symbolic. Kasi ang Panginoon, nangusap siya as symbolic, no? Marami po nagsasabi, spiritual yan, hindi yan siya microchip. So whatever, kung ano man ito, no? Pag-aralan natin, ano po ba talaga? Amen? So sabi nila, pag nakabili ka na sa sakyan na may plate number na 666, naku, may tatak ka na, nakakatakot. O kaya naman, habang nanonood ka ng, ano, napunta ka sa seat number na 666, naku, nakakatakot yan, 666, no? Ano ba kapatid ang 666 talaga? O nari, pumunta ka sa tindahan, ang na-punch na pera ay 666. Babayaran mo ba? Sabi naman ng cashier, dagdagan natin, bili ka lang isang ano para 667. No, yun po ba yun? Yun po ba ang tamang 666? O kaya, ang sabi naman po nila, barcode daw po. Di po ba nababalita dati ng barcodes daw po, may nakatatak na 666? Amen? Tingnan niyo po. The mark of the beast, ayan. Ayan. Nakita nyo yan? Yung, ayan. Nakita nyo, ito, at saka ito. 6 po ang ibig sabihin yan. 3 guard bars. No? Nakita nyo? 666. Lahat ng barcode may 666. No? 666, meron talaga siya kasi pinaprepare na mga po tayo, di ba? To accept. Pero kapatid, hindi pa yan yun. Sabihin mo kapatid, hindi pa yan yung 666 na sinasabi. Na pag bumili ka ng product na yan, ano ka na? No? Natatakan ka na ng 666. Hindi pa yan. Pero yan po ay ginagamit. No? Makita mo yung mga Procter & Gamble, no? Yung mga logos. May 666, di ba? Head and Shoulders, Pantene, no? Yung Starbucks, yung logo nila, 666, Walt Disney. Lahat po halos may tatak na ng 666. Why? Pag nakinig ka ng mga rock and roll songs. Yung rock and roll songs, di ba? Pag binakmas na yung mga rock and roll songs na yan, pag tinignan mo anong nakalagay, receive the mark. Yeah? Receive, puro ganun. Receive the mark, get the mark, take the mark, mga ganun. No? Puro about 666. Ibig sabihin, matagal na, no? Pinoprogram na po ang buong mundo. Di ba kasi, in the future, mamaya, o ito po ba isang credit card o number? No? So who is the beast? Sino po ba yan? Is the beast a person? The beast an organization? Or what does 666 mean? How can I avoid it? Paano natin to maiwasan? Amen. Dahil kung hindi mo daw po alam, no, hindi mo maiiwasan. Amen? Kung hindi mo alam na yan na pala yung 666, tatanggapin mo lang, di ba? So sabi po, ang fullness po ng Father, Son, and Holy Spirit, yan ang fullness ng Panginoon. Pero alam nyo ba, ang Satanas, meron din siyang fullness. Fullness of evil niya, no? Mababasa mo siya sa Revelation 16, verse 13. Sabay-sabay nga po tayo magbasa. At nakita ko lumabas sa bibig ng dragon, yan ang una. At sa bibig ng hayop, beast. At sa bibig ng bulaang propeta, false prophet, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. No? So yan po ang fullness ng evil. Ito na po, malapit na tayo. Amen? Si Satan, Antichrist at false prophet. Pero lahat ng yan, yung Antichrist at false prophet, ang nagbigay po ng power dyan, si Satan. Dragon. Amen?
So kung pag-aaralan mo yan, medyo mahaba, no? Sorkatin na po natin. Amen? Amen. Sa Revelation 13:12, pakibasa po. Kuya, pakibasa mga Revelation 13:12. Amen. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubang sugat sa kapangyarihan. Amen. Ulitin mo daw po, ang lahat ng tao sa lupa ay... Ulitin mo kuya, ang lahat ng tao sa lupa, verse 12, letter B. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw. Amen. So kapatid, ito po ang gusto kong maunawaan nyo. No? Sa Revelation 13:12, ang pinaka most important na salita na dapat nyong tandaan. No? Ito po, pinilit. No? Pinilit na sumamba. Tandaan nyo po ang Panginoon. Tandaan nyo po si Jesus. Si Jesus ba pag nag-imbita siya na magsimba ka, pinipilit niya ba tayo? No. Di ba sabi niya, come unto me, those who are heavily laden. Di ba? Di ba nag-yayaya ang Panginoon? Hindi siya, ano, inaamu pa niya tayo, no? Hindi siya namimili, oy, sambahin mo ako. Pag hindi ka sumamba, papaluin kita. Mga ganun, no? Voluntary. Pero itong si Satanas, no, si Antichrist, anong sabi? Ha? Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. No? Napakaganda po kapatid, no? Malalaman mo kaagad eh, pipiliting kang sumamba. Alam mo kasi kapatid, si Satan, no? Hindi siya ano eh, magaling siyang ano, magloko, no, ng kapwa. Kasi hindi siya lalabas dito at sasabi niya, "Hoy, sambahin niyo ako." No? Sino kaya, pag lumabas si Satan dito, o yung Antichrist, sasabihin niya, sambahin niyo ako. Sasambahin niyo ba? Kaya ano ang gagawin niya? Amen. Mandadaya siya, dadayain ka niya sa pamamagitan ng hindi mo nalalaman, sinasamba mo na pala siya. Dadayain ka niya. Amen? Sa ibang bagay. Yung ibig sabihin, yung ginamit mo pala, yung tinatangkilit mo pala na yan, ha? Yung Procter & Gamble na yan, no? Kung mababasa mo si Liz Claiborne, nagpa-interview siya na nag-tights daw sila sa Church of Satan. Ibig sabihin, kapatid, no? Oo nga, hindi pa yan ang tatak ng 666, but you are. Pinapalagalap mo ang kasamaan sa mundo. Kaya kapatid, titignan mo yung bibilin mo, kaya kami hindi bumibili ng tithe. Kasi Procter & Gamble yan, no? Saan kami bumibili? Colgate. Kasi ano ang Colgate? Ha? Hindi ha? Ah, si Colgate, alam mo bang may ari ng Colgate, 90% nagtatight siya sa Pilipinas, sa Panginoon, sa Church ng Panginoon. Kaya ang Colgate naging trademark siya. Pero tingnan mo naman kapatid ha? Tingnan nyo maigi, pag mag-product, bumili kayo ng products, tingnan nyo maigi. Huwag kayong, at saka yung mga cellphones nyo, no? Patingin nga ng mga cellphone nyo, piling ba kayo baka mamaya may mga kantang ano ba dyan, mga hindi makadiyos. Alam mo kasi, kahit love songs yan kapatid, no? Pag binakmas mo ang love songs, meron yang yun nga, ang mga ibig sabihin, tanggapin mo yung Mark of the Beast, tanggapin mo, kahit love songs, di ba? Kagaya nung kanta ni Habang May Buhay, ang ganda, di ba? Habang May Buhay. Pero pag binakmas mo, ano yung lumalabas? Tanggapin mo ang anak ng ahas. Sino po ba yung anak ng ahas? Antichrist. Kaya kapatid, no? Tingnan niyo po maigi yung computers niyo, baka may mga movies pa diyan, no? Ako hindi ko pa na-check. Marami pa tayong movies na mga nakakatakot, horrors. Yan po ay pagtangkilik. No? Pagtangkilik sa ano ng kaaway. Pinoprogram mo 'yung sarili mo na pagdating ng time na ano, 'di ba? Pagdating ng panahon na nandiyan na si Antichrist, hindi mo na siya matatanggihan. Kagaya ng mga bata, amen? Very sensitive tayo sa mga bata. Yung mga bata po, no, huwag niyong basta papanoorin ang kung ano-ano movie yan. Ano po yung sikat ngayon? Minion. Minion with one eye, di ba? Alam niyo yung sabi ng one eye? Sa Illuminati, di ba? Sa Illuminati, one eye yan, kapatid. Ang one eye, Illuminati is a secret society na nagpe-prepare ng gobyerno natin na tanggapin ang 666. Kaya kapatid, yung mga pinapanood nyo, Walt Disney, Dora, sa mga bata. Tingnan nyo po kapatid, alam nyo mga bata, ngayon pa lang,
No? Ang sabi po, ang beast represents a political or religious power. Political po yan, no? Hindi lang siya isang tao. Sabi nila si Obama daw po ay anti-Christ. No? Actually, hindi pa talaga si Obama. Si Obama po, isa lang siya sa mga anti-Kristo. Bakit po nasabi? What is anti-Christ? Ibig sabihin mo po ang anti-Christ, no? Yun po yung kumukontra kay Jesus. Ikaw, maaaring anti-Christ ka, no? Kasi baka ang kinakanta mo, yung kanta ni Satanas, di anti-Christ ka. No? Baka kumakanta ka pa ng hindi ano, anti-Christ ang tawag sa'yo. No? So the beast is not a person, it is a religious political system. Sabi nga po sa Revelations 13:8. Pakibasa po, Revelations 13:8. Binasa natin ito kanina. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. So sino po ang sasamba? Lahat daw ng tao sa lupa sasamba kay Satan. Amen. Maliban sino? Sino po ang maliban? Sino po ang mga nakasulat sa aklat ng buhay? Ha? Tayo, di ba? Nakasulat po ba tayo? Amen! Amen! Di ba, sabi nga, hindi daw tayo dapat magmalaki na nakakagawa tayo ng miracles. Ang dapat nating ipagmalaki ay ano? Ang dapat nating paghirapan yung nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen! This power is a universal system of worship. No? So, isa po ito sa mga katangian ng Antichrist, no? Bibilisan na lang po natin. Amen. Sabi nga po dito, nagbigay din po siya ng blasphemy. Sa ano po yan? Sa Revelation 13. Kung babasahin mo po yung buong aklat ng Revelation 13, dito mo makikita yung katangian ng Antichrist. Nag-blaspheme din siya, no? So, shortcutin na po natin. Amen. Basahin nyo na lang po sa bahay, no? And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Amen? So in Bible prophecy po, no, ang isang araw equals one literal year. So yung sinasabi nilang 42 months, no, is equivalent to how many? 42 prophetic months equals 30 times 42 or 1,260 prophetic days or literal years. Yan po, mamumuno siya ng ganyang panahon. Amen? Yung Antichrist. So, and I saw one of his heads as if it had been mortally wounded. Verse 3. Amen. So, pag bilisan natin yan, no? Dito tayo sa 13:18. Here is wisdom, no? Let him who has understanding calculate the number of the beast. So, kailangan natin i-calculate yung number of the beast. Amen? So, sabi po, it is the number of a man. His number is 666. No? Sa gematria po, yung pag-aaral po ng isang pangalan, no? Yung mga pangalan po, ang pangalan sa noong unang panahon sa Hebrew o sa Greek, may katumbas na numero. No? Kunwari, Ronald Reagan, 666 daw yan. No? Anong kinalculate nila? No? Yung mga ganyan. Sino daw po yung susunod na Antichrist, ganyan. So, kinakalculate nila. Pero kapatid, huwag muna natin pakomplikaduhin. No? So, dito po tayo sa Revelation 13:16. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Tandaan nyo kapatid, ha? Right hand at saka saan? Forehead. Saan? Oh, okay. Kasi baka mamaya, no? Sa trabaho nyo, sabihin nila na magkaroon na ng microchip. O maglalagay na ng microchip. Kailangan meron na. Anong gagawin nyo? No? Lalo na po yung mga pupunta sa iba-ibang bansa, Amerika, Canada, Europe, no? Australia. No, kuya ano, Australia, kuya Arthur, pupunta ka ba ng Australia? Ha? Sa Australia po halos naka-microchip na, ano, halos 98%, no? So dito po kapatid, no? Kung gusto mo ng karunungan, sino pong gusto ng wisdom? Di ba sa Solomon, wala siyang hinilingin kundi wisdom. Kayo nga sabihin nyo, gusto ko rin ng wisdom. Ha? Ito ang karunungan, kapatid. Revelation 13 verse 18, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop. So, bilangin natin. Amen? So, amen. Ito po ang gobyerno natin ngayon. Kilala niyo to? Ha? Si Robert, former assistant secretary po sa Amerika. Ano pong sabi niya?
ang gobyerno daw po ang buong mundo nagmamadali nang gumawa ng one world government. Global, i-globalize na po nila. Amen? So, tatlo po ang dapat nilang gawin. Political component, dapat merong one world government. No? Pangalawa, economic, one world economy and currency. Isang pera na lang. Isang currency na lang. No? Hindi na yung may US dollars pa, may reals pa, no? May Philippine money pa. Yan ang yung buong ano na yan, gobyerno na yan na ginagawa nila sa globalization. Religious component, one world religion. No? Ma-achieve kaya natin yun? Ma-achieve kaya ng gobyerno yung one world religion? Kasi kung titignan mo ang Islam, di ba? Ang Islam yan po ang last giant eh. Mahirap mong pasunurin ang Islam. Paano nila mapapasunod? Mandadaya nga si Satanas, di ba? Anong gagawin niya? Mapansin mo ang kabataan ng mga ano, Saudis. Yeah? Pag sa sasakyan, no? Ang lalakas ng ano, sasakyan nila. Ang lakas ng sound. Ano pinakikita nila? Ha? Mga rock songs. Grabe. Metal, heavy metals na song. Talagang yung ano, yung drums. Dinig mo halos sumuga yung sasakyan nila. Yung mga kabataan na Saudis, kapatid. New generations. Naka-program na sila. No? Oo, yung mga matatanda, mahirap silang payukurin sa one world religion. Pero yung mga kabataan ngayon, ano po ba yung one world religion na yun? Yun na nga, yung 666 na yun. Some of the systems that will be most effective is to have a common currency, free and open trading. So dito po tayo magko-concentrate. Introduction po yung kanina. Naunawaan niyo po ba yung kanina? Dito tayo sa buying and selling. Sabi ni Kuya P kanina, pag-uwi natin, dapat may dala tayong silver and gold. No? Noong unang panahon, wala namang talagang pera. Walang money. No? Walang papel na pera. Ano po ang ginagamit nila? Silver and gold. Unang una, di ba? Palitan ng goods. Pero hindi nagtagal. Tapos nagkaroon ng gold na. Gold and silver na yung palitan. Hanggang sa nagkaroon na ng bangko. Yeah? Pagkatapos ng bangko, nagkaroon na ng ano na? ATM na. Ang sweldo, di ba? ATM na. Yeah? ATM na. Pagkatapos ng ATM, ano na? Credit cards na. Ayan. So, nagkaroon na po ng electronic money. Ibig sabihin ng electronic money, kahit wala kang perang cash na hawak, no? Pa-swipe-swipe ka na lang dyan. Makakabili ka na. No? Nakakabili ka na. No? Ibig sabihin, ano po ba yung ibig sabihin yan? So, by force or volunteer po ang credit cards. Kasi po, nagbigay po noong 1986, meron pong isang batas. No? Bawal daw pong magbit-bit ng over $200 cash at any time. Kasi para mahuli po yung mga drug dealers, criminals. No? Mga criminals po ang nangangailangan lang ng cash. Amen? So, ito naman po sumunod, yung national ID system. Di ba sa Amerika, pinasa po ang national ID system. 2010 something ata yun, no? Sa national ID system nila, no, sa US, nandyan po yung SNS, SS numbers, no, birth certificate, personal information, no, para makita nila yung mga terrorist, mahuli nila yung terrorist. So hanggang na-discover po ang smart cards. Ano po ba yung smart cards? Diba may smartphone, may smart cards. Ang smart card po, meron siyang microchip. Yan. Nakita nyo yan? Diba? Yung microchip, nandyan po, nandyan lahat yung mga details, no, hanggang sa pagkatapos po ng smart cards, no? Yan, malapit na nilang mag-globalize ang ano, no? Sa mga estudyante po, no? Ang mga estudyante, meron silang ID. Yung ID nila, hindi lang basta ID. Kung hindi, ID smart card. Ibig sabihin, pwede kang mag-enter ka sa bangko ng pera doon sa card na 'yon. Pag nandun ka sa loob ng campus, pwede kang tumawag sa telepono, 'yun ang gamit mo, card. Pwede kang bumili sa tindahan, sa canteen, na ang binabayad mo, yung smart card lang, yung ID card nila. No? Sa ibang bansa, ginagamit po nila yan. Amen? So, meron pong contact smart card, no? Meron din contactless. Ibig sabihin, yung smart card, kada na nasa lupa ng bag mo, hindi mo siya ilalabas, pwede ka magbayad. Amen? So, yun po, contactless smart card. So, yun po yung credit, debit cards, healthcare card, loyalty cards. No? Yung loyalty cards, kumari, na yung iktisab ng Al-Oteng. Loyalty cards, smart po yan. Nakaka-store po ng information. Amen. So, meron pong smart card payphones.
Amen? Meron pong student ID. Amen? Sa Amerika, naipasa na po ang Obama Healthcare. Amen? Alam niyo po ba yung Obama Healthcare? Yun po ay sabi ako, ang maganda po pag binasa mo yung Medicare niya sa mga matatanda, no, ang ganda po ng ano niya. Pero kapatid, pag binasa mo yung Obama Healthcare Law, nakasulat po doon na dapat, no, magpapalagay sila ng class 2. Yung class 2 na yun, hindi ko nakuha yung video niya, pero nakalagay doon. Sa class 2 na yun, RFID implantation. Kailangan magpapa-implant lahat. By the year of 2017, lahat tapos. Lahat bata, matanda. Compulsory, mandatory po. Amen. Bakit? Ano meron po doon sa RFID na yan? Mamaya, makikita natin. Amen. So, Obama defends his healthcare reform and signed in the Supreme Court. By the way, alam niyo po ba ang pangalan ng sasakyan ni Obama? Yung Air Force One niya. Yung sasakyan niya pag namamasyal siya. Anong pangalan? Ang code name po niya is Beast. B-E-A-S-T. At alam niyo ba yung kanyang kotse? Number one kotse niya rin. Ang pangalan din ay Beast. Hindi ko rin nakuha yung video pero meron dyan. Amen? So the healthcare law, yan. Ano na po yan? Mandatory na. Ini-enforce na po nila. Amen? So nandito na nga po tayo sa cashless society. Checkless. Wala nang cash, tinatanggal na. Pine-phase out na po nila ang cash money. Kaya kapatid, yung pera nyo, huwag kayong magtatabi ng pera. No? Ng pera, itatabi nyo sa baon o saan, tapos makikita kayo after 40 years, after that, wala na obsolete na kapatid. No? Gamitin mo yan. Ang maia-advise ko sa'yo is bumili ka ng gold at baril. Ha? Gold and coins. Bakit? In the future, wala na nga ang cash, di ba? Eh kung hindi ka makakabili, at least kung may gold ka, ha? At may baril ka, siyempre, di ba? Ayaw kang pabaril, give me food. O, di ba? May hawak kang baril. Kaya kapatid, ha? Makinig kayo sa akin. Di ba sabi nga ng Panginoon, dapat pag uwi mo, may dala kang gold, ha? Kagaya ng Egyptian. Ganun po. In the last, babalik po tayo sa gold measure, sa Ezekiel 38 po. Pag-aralan natin yun in the future. So, what is cashless society? Ibig sabihin po, wala na pong cash. Tatanggalin na nila ang cash. Exactly what it says. No paper, money, or coins. Wala na yan. Everything is electronic. Cashless. No? Bakit po kailangan cashless? Kasi ang mga kriminal, no? Kailangan nila ng cash. Pero kung hindi ka kriminal, no? Hindi mo kailangan ng cash. Mabilis po ang transaksyon, no? Di na pupunta sa bangko pag wala kang ano, panukle. Improvement. Ma-improve po yung money management mo kasi sa cashless society, nakasulat lahat yan kung anong saan mo dinalang pera mo. So, anong anong dumating na pera, saan mo dinala, no? At increase national security din ang cashless society. Amen? Siyempre. Ayan po, oh. Pa-swipe-swipe na lang. Amen? So, makikita nyo dyan, no? Alam nyo yan, yung satellite na yon. Ngayon po, makita nyo marami ng surveillance camera, marami ng CCTVs, no? Marami na, makikita mo na talaga. Papunta na po tayo dyan. Ito na po ngayon ang pag-aaralan talaga natin is RFID. Radio frequency identification. Amen? So dito po, pag-aaralan natin, no? Year 2017. Tingnan niyo. Pakilakas po. Kunwari, wala ka daw ID. Ha? Kuya, pakilakas po. Yan na po, biometric, microchips. The size of a grain of rice could save your life. Amen. I'll just be chipped myself. It's not a painless process, but it doesn't last too long, not too difficult. Minor surgical procedure. New microchip technology now makes it possible for the emergency room staff to find out about your medical history at the touch of a computer key. At some point, we're all going to have RFIDs. It might be even in our or they require it with everything on it. Instead of carrying credit cards or money. Hindi na wala ng credit cards, di ba? Kasi ang credit card pwedeng mawala, manakaw. Pag tinanggal nila yung ano, mananakaw ang pera mo, di ba? Pero ang pag itinanim na nga naman sa loob, wala na, pwede magnakaw. Absolutely. Our driver's license will be on the RFID chip. Our credit card number. All our information will be on this one chip. Okay.
Ayan, may tattoo din na tinatawag. Kung ayaw mo lang ano, nung microchip, tattoo. Pwede rin ng tattoo, visible o colored. Very modern, very 2015. Amen. So, masyado po siyang maliit, no? Ikukwento ko na lang. So, dito po, no? Makikita nyo, kapatid, papunta na tayo. Itatanggalin na nila. Papataas na nga ng pataas, di ba? Cards na ngayon. No? Sa Pilipinas, no? Ang kung nabasa nyo sa Facebook, si Obama at saka si Pinoy, di ba, nagpirma sila na ang SSS, PhilHealth, etc., pagsasamahin na lahat ng government na IDs, pagsasamahin na nila. Tapos ang ID National Law, nasa second reading na o third reading na, Pastor. Hindi pa siya nakakapasa pero malapit na tayo doon. Ibig sabihin, kapatid, lahat matatrack na. Pagsasamahin na lahat ng impormasyon sa'yo. Amen? Sa kung titingnan mo, napakaganda kasi kung titingnan mo siya dito, no, kung ikaw kunwari emergency na aksidente ka, no? Kung may nakalagay kang implant, kahit wala nang magtanong sa iyo, diretso na 'yan, titingnan lang nila sa i-scan lang nila, no, makikita nila ano ang medical history mo, anong type, blood type mo, etc., etc. Makikita nila, no? No need na magtatanong pa sila because of yung microchip na 'yan na nasa card na, nasa dating nasa smart card, dadalhin na nila dito. No? Sa Pilipinas, meron pong na-shock eh, kasi hindi pa uso sa Pinas. Di ba? Meron pong sa shopping center, yung babae, na ganyan lang siya. So yung mga tao sa likod, na-shock. Na-shock sila. Ha? Nagbayad? Ganun na. Na-shock sila. Pero alam niyo ba na si Chris Aquino, year 2000, meron na siyang microchip? No? Meron na siya, nagpalagay na pinagmalaki niya. Anong ginawa ni sino nga ba yun? Yung si Pony Reyes, pinuntahan siya, di ba? Pinagalitan siya. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin niya? Actually, kapatid, wala pang makakapagsabi kung yan na ba ang 666. Pero kapatid, ang tanong, no? Bakit yung 666 na yan, no? Bakit related siya sa buying and selling? Kung wala kang ganyan, hindi ka pwedeng bumili. Kasi time will come, kahit may pera ka, kapatid, hindi ka makakabili. No? Yung pong mga malalaking malls, no? Wait, mag-ano kayo dito, gumawa kayo ng cards. Hindi ko kayo tatanggapin, sabi niya. No, hindi ko kayo tatanggapin kung wala kayong cards. Amen? So sabi nga po sa Book of Revelation, no, sabi nga sa 13:17, kung wala kang tatak, hindi ka makakabili. Amen? So nandun, papunta na tayo dun, kapatid. No, makikita nyo po yung GPS. Amen? Sa taas, yung isang revolving na ano. Kasi makokontrol po tayo ng Antichrist pag ganyan na, pag nag-enroll ka sa ganyan o nagpalagay ka ng mga ganyang high-tech na mga bagay-bagay. Amen? So, matatrack na po nila lahat ng gagawin natin, no? Kung magkano ang pera mo, magkano ang sweldo mo, saan ka nagpunta, saan ka bumili. Anong ginagawa? No? Actually po, no? Sa Amerika po, meron po silang, ang isang shopping mall, no? Meron siyang card. Bibili ka doon ng card nila. Yung card na yon, meron pong isang nagpunta doon, member siya, nagpa-member siya, no, sa extra yon. Ang nakalagay po doon, hindi niya alam na yung card na yon meron palang RFID. So, natatrack siya sa loob. May tracking device, hindi niya alam. No? So, nakakatakot po, kapatid, kasi in the near future, no, tignan mo, in the near future, kung ano pong mangyayari. Kung lahat ng bibili nating gamit, no, ilalagay na nila sa tags. Ayan, nakatag po yan. May RFID po yan. Tag all yung nakalagay po yan sa mga products. O example, kapatid, ha? Ito, sa Pilipinas po. Ayan, pakinggan nyo to. Walang sound? Yung isang babae po, no, gumawa po siya ng yung kanyang sapatos, meron siyang RFID. Naglagay talaga siya ng microchip. No? Ang sabi niya, tontuwa siya kasi namomonitor niya po yung kanyang pagbaba ng timbang, pag ano, namomonitor niya na makonect niya sa TV. No? So very important na po sa Pilipinas ang RFID. Kasi sa mga pets din, no? Yung mga, kunwari, nawala yung pets mo, no? Ilang taon nilang hinahanap, no? Pagkatapos, nung 2 years hindi nila makita yung pet nila, after 2 years bumili ng isang hybrid na pet na naman. So para hindi mawala yung pet nila, maglalagay sila ng
Implant. Magpapa-implant na sila ng ano, RFID. Bakit? Para po, hindi na mawala. May numero na. Matatrack na kung nasaan man yon. Maliban na lang, may isang nag-comment. Sabi niya, paano mo matatrack yung kinain na? Kung kinatay na yung aso. Tao pala yung... O, di ba? Tao pala yung track. So, kapatid. Tao pala yung track. Dito po, ayan, yun, yung kinuwento ko sa inyo kanina, no? Nagpunta po siya sa isang, ano, no? Hindi niya alam na yung card niya, yung mga cards niya, may mga microchip pala yan, no? Sa loob, no? Na-track po ng RFID. So, ngayon, ayan. Ayan, oh, nakalagay sa, nailalagay po sa isang card. Hindi mo alam na yung papel pala na yan, na card na yan, meron siyang sa loob na maliit lang. So, na-track ka ngayon kung saan ka nagpupunta. Alam nila. No? Kaya, kayo, pagka pupunta kayo dito, huwag niyong dalhin yung mga employees, ano nyo ba? Baka mamaya may RFID. Joke lang. No? So, sa Amerika po, no, lahat ng bibilin mo, kamatis, saging, may tatak na, ano na, may RFID na. So, pag kinuha mo yan, no, o kaya itinago mo sa bag mo, hindi mo binayaran, matitrace ka. Kasi, ano, pababayaran ka, no? Kasi may RFID. Isang uri ng wireless technology ang gamit sa Pilipinas po. So, sa loob nito, may dalawang or less, may ilang mga integrated circuits or microchips na ginagamit upang mag-usap silang dalawa. Pero hindi lang personal na benepisyo ang makukuha sa microchip. Maging ang mga problema ng ating lipunan, pwede itong mainsan. Pagkawalan na lang ng traffic. Isa sa mga proyekto ng MMDA, ang paglalagay ng microchips sa mga bus. Tinatayang mahigit 2,000 bus na ang nalagyan nito. Sa pamamagitan ng mga microchips na ito, nakikita ng MMDA kung alin sa mga bus ang nagtatagal sa mga sakayan o yung mga lumalagpas sa takdang time limit. Basically, nag-install kami ng mga microchips sa buses. And then we have transponders or readers, RFID readers. And then from that reader, magta-transmit through a wireless. No, kita nyo, kapatid. Magta-transmit yung data or information dito sa aming control base. 2003 pa, nung una itong kinilunsay. Pero hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ito, Pilipino. Amen, no? At meron na rin pong human RFID sa Pilipinas. Nilagay na sa katawan. Pagkatapos nilagay, in-experimenta nila sa kabayo, sa mga vets, no? Sa mga sasakyan, ngayon sa mga malls. Pagkatapos ngayon, hindi na sila nakontento dito na, sa katawan na. No? Ninanationalize na nila ang IDs. Pagkatapos ng nationalization ng ID, di ba, si Obama, no? Tatapusin niya ang buong ano yan. Pagkatapos niyan, di ba, magsusunuran na ang buong bansa, ang mga iba-ibang bansa. Magsusunuran na yan, no? Ang mga kaibigan ni Obama sa iba-ibang bansa, o gaya nyo rin ako, gumawa rin kayo ng health insurance law na walang makakatanggi. So, ano pong mangyayari ngayon? Ano mangyayari sa buhay natin? No? Yung RFID po yan, matatrack anytime, anything, anywhere. No? Maging po sa mga libraries, in-install na nila yan. Lahat ng books, meron ng tag. May tag na po ng RFID yan. No? Pagkuha mo, no? Mabilis. Mabilis lang ang pagkuha. Amen? So, ano po ba yung RFID na yan? Unang nagamit po yan sa World War II to identify friendly aircrafts. No? Ngayon po, may mga religious concerns na. May health risk po yan. Amen? So, yun nga po, no? Pinag-aaralan nila. Napaka nga daw po yan ang magiging, thank you po, magiging ano ng Mark of the Beast. Amen? Then, sa health risk naman po, no, na-interview kanina, hindi ko nakuha, malignancy daw po. No? At saka hindi lang yon. Alam nyo ba, na ang RFID, yung mga implants na yan, may, battery operated po yan, lithium. Lithium ion. Alam nyo po yung lithium ion? Battery? Yan po yung ginagamit sa laptop. Sa cellphones. Di ba? Pag sumabog ang cellphones mo sa pants, ano ibig sabihin? Tumaas ang temperatura ng cellphone mo, hindi mo napansin. Sumasabog, di ba? Kapatid,
Maganda lang gamitin ang RFID sa mga terorist eh. Kasi pwede nilang deactivate yun o ano, sasabog yun, magkakaroon ng sore, mga sugat, malignancy, etc. Kung gusto nilang patayin ng tao, kaya nilang patayin. No? May gagawin lang sila. Tapos lahat yan, connected yun sa GPS. Alam nyo po yung GPS, di ba, sa taas? No? Kaya pag pumunta kayo dito, yung mga cellphones nyo, no? Pag bukas mo ng cellphone mo, lagi na na-open yung GPS, di ba? Patayin nyo yun, kapatid, ha? Pag nandito kayo, kasi matche-check na lang, bakit ang daming tao dito? Di ba? Kasi natche-check yan, papatayin nyo lagi. Amen? Amen. Handheld RFID reader. Ayan. So, ang top secret po, mga security privacy issues, no? Malalaman na nila. So, ano po ang gagawin natin? Ang very cheap po, yung implant na yan, kasing laki lang po ng butil ng bigas. Maliit lang siya, kapatid, no? Ini-implant po yan sa syringe. Napakaliit lang yan, no? It is already being used by the wealthy as a tool to help prevent kidnapping sa mga bata, no? Alam nyo ba yan, sa Amerika, ang mga bata meron silang GPS na relo. Pero time will come, siyempre, mabigat, di ba? Kaya cellphones mabigat, pwedeng mawala. Time will come, magpapalagay na rin po ang mga bata. Bata pa sila, lalagyan na nila ng microchip. Amen? So dito po, sinasabi po, $1.5 billion po ang ginasta nila para pag-aralan nila kung saan po ang pinaka-satisfactory o pinaka-magandang lugar na kung saan ilalagay ang implant. No, yung microchip na yan, saan po ang pinakamagandang lugar? Amen? Saan po? Sa? Head or right? Sa head at saka sa? Right hand. Kung nagtanong lang sana sila sa Biblia, hindi na gumastos ng $1.5 million. No? Pero kapatid, pwede rin siya sa mga ibang parte na ano, pero ang pinaka-best, safest, no, satisfactory na lugar talaga, dito at saka dito. No? Sa right hand. So, ano po ba to? Coincidence po ba? No? Coincidence po ba? Nagkataon po ba? Will you take it serious? No? Magpapalagay po ba tayo ng ganyan? Kasi ang tanong eh, bakit nila inirelate sa financial? Diba? Nakarelate siya sa financial eh. No? So, alam niyo kapatid, sa Brussels po, Germany, Brussels, Beast. Meron na pong beast computer, kapatid. Matatrack na nila ang tao sa buong mundo. May beast computer na. Andiyan na yan, no? So, ang beast po, ang ibig sabihin is battle engagement and standard tracking. No? Yan ang ibig sabihin ng beast. Diba si, ano, si Obama, meron siyang beast. Ha? Yung kanyang sasakyan, beast. Amen? So, yan po ang microchip, no? Kung ayaw mo niyan, pwede, tato. Ah, meron pong ink tato. May iba-ibang kulay kung gusto mo nun. Kung ayaw mo magpalagay inside. Pero sa Biblia, naka-prophesy po, di ba, sa inside the skin, di ba, sa loob ng skin. Pero alam mo ba, kapatid, pag ayaw mo pa rin yan, meron pang choice. Ang Hitachi po sa China, naka-invento po ng pinakamaliit. No? Ito po, kung titingnan mo, ilang milimetro lang to. No? Ang wide niya, 2 millimeters. At napakaliit lang, kasing laki lang ng butil ng bigas. Pero ngayon, kapatid, ang pinaka-latest news, no? Powder implant. Ginagamit, alam niyo yung Impossible na movie, di ba? Mission Impossible. Ha? Yung powder na yun, kunwari, nasa madaming tao, tinatrack ka, itatapon lang sa'yo yun, yung powder na yun. Pag nakuha mo sa damit mo yun, mahahabol ka kung nasaan ka nagpunta. No? Napakaliit niya, powder lang siya kapatid. Ninalalagay po yan sa pera o kaya sa cheque. Sa mga cheque o kaya sa para matrack ang pera kung saan nagpunta. No, maliit siya, hindi mo siya madedetect. No, kaya kapatid, wala na tayong ano, di ba? Ayaw mo magpatrack. Pero alam mo sa Canada, sino mga interested pumunta sa Canada? Sa Canada, halos lahat ng company, no? Halos lahat ng company nagpapa-implant na. So, meron pong isang company no, na in-enforce po nila na lahat kailangan naka-implant. Eh, meron pong tatlong-tatlong Pentecostals. Sabi ng Pentecostal, ayoko! Eh, ang ginawa po nila, dinimanda nila yung kumpanya. Alam nyo, glory to God, nanalo po. Gumastos lang sila ng card. Pwede namang ilagay yan sa card. Eh, sa card na lang, sabi nila.
Pero ang card nila is $800. Ang gastos na lang ng card, kaysa ilagay sa ano, di ba? Hindi mo alam eh, kasi yan ang gagamitin ng kaaway, di ba? So ngayon po, ang retail system. Tapos po, ito pa, sa Amerika, di ba? Alam niyo yan, sa Facebook, di ba, yung nag-iba-ibang kulay, nag-rainbow-rainbow yung mga ano nyo. Sino po dito ang nagpalit ng profile? Naging rainbow. Ha? Uy, Anthony, nagpalit ka ba? Ha? Ha? Alam nyo ba, within 1 hour, ha? 2 million tao sa Facebook ang nag-change ng profile dahil naitanong ko yung kay Kuya P, ano ba yung ibig sabihin yan? Yan daw po, no, ibig sabihin yan, nanalo kasi, di ba, ang same sex marriage sa korte. So, nagdiwang po ang mga kabaklaan. Kaya kapatid, kung nag-change ka ng profile, ha, nagdidiwang ka sa kabaklaan. Kapatid, di ba sabi nga, walang batas, nahihigit pa sa batas ng Diyos. Sabi ng Diyos, bawal yan, pero ikaw ginawa, isinabatas mo. So kapatid, ang Amerika, hindi natin alam, no? Actually, ang Amerika po, si Obama, hindi siya tunay na Amerikano, di ba? So pinapabagsak, actually, ang Amerika, pinapabagsak po nila ang Amerika para maging under po ang Amerika sa Europe. Ang tunay na big antichrist, dadaan po sa Europe. No? Pag na-under po, hindi kasi siya magiging one world government kung wala ang Amerika eh. No? Matignan mo ang Amerika ngayon, grabe. Lahat pinapasa na. Kaya kapatid, tayo sa Pilipinas. Kapatid, no? Kung nalaman mo ang mensahe na ito, kapatid, no? Kasi nga related, di ba, sa financial. Kung nalaman mo ang mensahe na ito, kung meron kang kaibigan na politiko, senador, congressman, ikwento mo, kapatid. Kasi sa Amerika, meron pong pastor na nagturo, no? Kinuwento niya, tapos yung isa, tagagawa siya ng batas. Sabi niya, sa ganitong lugar, eh magpapasa ako na hindi pwedeng malagyan ng tatak ang lugar na ito sa Amerika. No, nakapasa po. May mga batas. Kaya kapatid, kung meron kayong mga kaibigan na senador, no, mag-share kayo sa Facebook nyo, no, para matakot po yung mga, kasi sa katotohanan, kapatid, ang mga politiko natin, hindi sila, ano, di ba? Hindi nila alam yan. No, kaya i-share nyo, kapatid, this is your chance na mag-share po tayo. Amen? Kaya nga kapatid, sasabihin, bakit huwag tayong makikialam sa politika? Di ba? Sabi daw, huwag nating, kapatid, mali po yun. We have the right, no, to intercede for our nations. No? Ipag-pray po natin ang mga politiko natin. No, mag-pray po tayo ng mga maka-Diyos na tatayo, mga gagawa ng batas. Kagaya po niyan, kung gagayahin ng Pilipinas, di ba ang Pilipinas number one na gaya-gaya, di ba? Baka gayahin niya yung Obama Healthcare. Baka gayahin ni Pino yung bibili rin siya ng beast car, no? Made in China. Kasi at ang Aquino family, meron na raw silang ano, RFID eh. No? So kapatid, tayo po'y tumayo. May natutunan po ba tayo? Amen. Amen. Wala pa tayong masasabi na ito na yon 666. Kung may microchip ka ngayon, hindi pa natin masasabi na yan na, ito na, hindi ka na. Kasi si Chris Aquino, nung nabalitaan niya kay Cory Reyes, na ano, gusto niya ipatanggal. Anong sabi mo ni Cory Aquino, ni Cory Reyes? Hindi mo lang pwedeng ipatanggal yan kasi mamamatay ka na. May lithium po yan. Once pinalagay mo ang implant, irreversible na yan. Di ba? Hindi mo na pwedeng ipatanggal. Kaya kapatid, hanggang may chance ka pa. No? Sabihin mo lang, car na lang ang tatanggapin ko. Kaya nga ako, hindi ako alis ng Saudi. O di, pag-uwi na kami ng Pinas, doon na kami sa bundok. Magtatanim ng gulay. Kahit hindi kami makabili, ha? Hindi natin alam, di ba? Maging ready tayo, maging rapture ready tayo. Pag hindi daw po tayo, naging rapture ready. No? Kung tayo, hindi po tayo nakasama sa rapture, no, wag po tayong malungkot. Kasi pagkatapos mo ng rapture, tatakan eh. 7 years. Yung first 3.5 years, no, yan po yung kung saan, no, magkakaroon ng taghirap. Anong dapat natin gawin? Mag-share ka na mag-share ng gospel kasi bawal daw po yun. Pag nag-share ka ng gospel, ha, huhulihin ka, papatayin ka. Maganda, di ba? Mamamatay ka pa. Pero after 3.5 years, wala nang pwede mamatay. Kahit gilitin mo pa yung ano mo, no? Kahit patayin mo pa yung anak mo, hindi kayo mamamatay after ng 3.5 years. No? Kaya kapatid,
No? Maging seryoso na po tayo. Kung meron pa tayong ginagawang kalokohan, nakikipag-usap pa, nakikipag-chatting pa sa iba, no? Darating na ang Panginoon anytime, no? Paano kung hindi tayo makasama sa rapture? Huwag naman, no? I hope na tayo lahat, every day, mag-pray po tayo na maging rapture ready tayo. Kung hindi naman daw po tayo maging makasama, huwag kayong malungkot, mag-pray tayo na mag-pray. Amen? Mag-share tayo ng gospel. Okay, hulihin nila tayo ng authority, okay lang. Pag namatay tayo, di ayos. Kasi kahit sa panahon na yun, lumagpas ka pa doon, wala na, mahirap na po ang mangyayari. No? Anong gusto mo? Papatayin ka ni Satanas? O yung iyong... Rapture. Ha? Anong gusto mo? Mas mahina papatayin ka ni Satanas kaysa yung kaluluwa mo patayin ng Panginoon, di ba? Sabi po, itaas nyo nga ang ating mga kamay. Hawakan mo nga yung noo. Amang Diyos, itinededicate namin po ang noo na to. No? Itinededicate namin ito sa iyo, Panginoon. At Panginoon, nawa hindi po ito matatakan ng 666. Maging Panginoon aming mga kamay, Panginoon Diyos. Right hand, Panginoon Diyos. Hindi po ito matatakan ng 666, O Lord Jesus. Hindi po kami madadaya, Panginoon, ng kaaway, O Lord. Inaalay namin ang bawat parte ng aming katawan, Panginoon. Maging alerto kami, Panginoon, sa ginagawa mo sa mundong ito, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa Revelation din, Panginoon, na kung paano kami makakatakas sa tataka ng 666, kailangan namin magpatatak sa iyo, Panginoon, ng sin mo, Panginoon. Walang iba kundi, Panginoon, yung kami ay sumamba sa Holy Sabbath mo, Panginoon Diyos. Salamat nga po, Panginoon. Hayaan mo nga na ma-avoid namin, Panginoon, Lord God, ang tatak ng 666, O Lord Jesus. Hayaan mo maging aware kami, Panginoon, at Panginoon, i-share po namin ito sa aming mga kapatid, Panginoon, sa mga politiko, Panginoon, sa Facebook namin, Panginoon Diyos. At Panginoon, hindi na po kami mag-aksaya pa ng oras, Panginoon, kundi mag-trabaho po kami, Panginoon, mag-share po kami every time, Lord God, sa lahat ng social medias na binigay mo sa amin, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon Diyos. Nawa amang Diyos, Lord God, maging ang aming mga kasamahan, mga kaibigan, Panginoon, Lord God, mauhaw, magutom sila sa iyong salita, Panginoon Diyos. At Panginoon, Lord God, tulungan mo nga po kami paano kami maging evangelist, Panginoon, Lord God. Amang Diyos, turuan mo kami na kung saan magbubuka pa lang kami ng bibig, Lord. Mag-iisip pa lang kami, Panginoon, Lord God, ng evangelism technique, Panginoon, or strategy, Panginoon. Ang mga tao, Panginoon, Lord God, makukonvict na in the mighty name of Jesus. Lord God, there will be, Panginoon, magtatanong sila how to be saved, O Lord, in the mighty name of Jesus. O Lord, through the power of the Holy Spirit, Lord God, na nabubuhay sa amin, Panginoon, that the same Spirit na nagtaas kay Jesus, Panginoon, yan po ang ibigay mo sa amin, Panginoon, Lord God, kung magkaroon kami ng kapangyarihan din sa lupa, Panginoon Diyos. Hayaan mo nga, Panginoon, hindi kami maging biktima, Panginoon, ng system na ito, ng global system na ito na ginagawa ng Satanas, Panginoon, ng Antichrist, Panginoon Diyos. O Lord God, keep us immune, O Lord, sa lahat ng mga technologies na ito, Panginoon, mga implants na ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, Lord God, hindi po maganap sa aming henerasyon ito, Panginoon. Lord God, hayaan mo nga, Panginoon Diyos, na maging, Panginoon, Lord God, maging alerto kami at pakinggan kami, kagaya po ng tatlong Pentecostal na yun na idinimanda ang kumpanya nila, Panginoon, na against the religious beliefs yung paglalagay ng implants, sila'y nanalo. Ganon din po, bigyan mo kami ng katapatan, katapangan, na ganon din ang gawin namin sa aming mga sa trabaho namin, Panginoon Diyos. Lord God, tinataas po namin ang bansang Saudi, Panginoon, na habang nandito kami, Panginoon, hindi po maganap, Panginoon, Lord God, ang pamumwersa nila na gawin din ang mga ganitong nangyayari sa ibang bansa, Panginoon. Ganun din sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. Ingatan mo rin po, Panginoon, aming mga kasamahan, mga kamag-anak, Panginoon Diyos, na hindi po sila magpatatak ng kahit anong mga magpa-implant, Panginoon Diyos. Dahil ito po, Panginoon, Lord God, ay maaaring gamitin ng kaaway, Panginoon, Lord God. Amang Diyos, Lord God, sinasansala namin ano ang pong plano ng kaaway sa buhay namin, Panginoon, Lord Jesus. Even the Antichrist, Panginoon, ay huwag mo pong paratingin dito sa aming lugar, Panginoon. Hindi namin siya makita, Lord, in the mighty name of Jesus. Make us all rapture ready, O Lord God. In the mighty name of Jesus. O Rababashikadada. Yes, O Lord Jesus, itong body na to, Lord, spirit na to, itong
Laman na ito, Panginoon Lord God, ito po'y tatalima sa'yo, Panginoon Diyos. We will obey you, Lord God. At tanggalin mo po ang spirito ng disobedience sa buhay namin, spirito ng rebellion sa buhay namin, Panginoon. At yung spirito, Panginoon, ng ayaw magpatama, Panginoon Lord God, itanggalin mo po sa buhay namin, Panginoon. Lord God, tuwa mo kami paano kami magkaroon ng teachable spirit, O Lord God, submissive spirit sa iyo, Panginoon. Dahil ito lamang ang tamang safest way, Panginoon, pumakaligtas, Panginoon, sa tatakan na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng mga nandito ay hindi maging kriminal. Lahat sila ay mag-share, Panginoon. Upang, Panginoon, lahat ng mga kaibigan, kamag-anak namin, hindi magkaroon ng eternal death, the same punishment na binigay mo kay Satan at kay Antichrist, Lord, at sa post-perfect Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you.